Ito ang mga larawan sa Facebook, Instagram, at ibang pang social media na post ngayon. Mga larawan ng doktor, nurses na nananalangin. Ayon sa pagsasaliksik, ang mga sundalo na nasa frontliner ay higit na mapanalanginin. Panalangin ang tugon ng mga tao na nasa bingit ng panganib. Panalangin ang tugon ng mga tao na nangangamba. Ayon sa survey ng Pew Research Center sa United States, 91% ay hindi na po komportable na pumunta sa mga parties. 71% ay hindi na po komportable kumain sa labas o sa restaurant. Sa kabilang banda, 55% ang naging mapanalanginin. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng panalangin? Prayer is surrendering ourselves to the Almighty God. It is where our pride abandoned, but trusting in God alone. Prayer is admitting our need and weakness in humility and claiming dependence upon God. Ang panalangin ay isang regalo ng Diyos sa tao, paraan ng paglapit natin sa Diyos anumang oras at saan mang dako. Ang Diyos ang mahigit na kakayahan na makapag-iingat sa atin. Kaya naman hinihikayat ko kayo na palagi po nating ipanalangin ang ating mga frontliners. Alam po natin kung gaano kadelikado ang kanilang trabaho. Ayon nga po sa sinasabi sa salita ng Diyos in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him, on God, because He cares for you. And in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing o manalangin kayong walang patid. Kaakibat po nito, ipanalangin din po natin ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay inihikayat ko na mag-subscribe at pakipindot niyo po ang notification bell para kayo po ay updated sa mga susunod ko pa po na videos. At kung kayo po ay mayroong mga question o comments, malaya niyo po itong itay. Hanggang sa muli po, lahat po tayo ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating Poong May Kapal.